Great and happy morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Ilang tulog na lang po ay Pasko na. Kumusta na po ang ating mga paghahanda? Hindi lamang po ang ating mga tahanan ang ating inihahanda o yung mga ihahain natin sa ating mahapag, kundi ang ating mga puso sa nalalapit na pagdiriwang at paggunita sa Mesiyas na isinilang sa atin. Ang isa po sa pinakatampok na naganap sa buong kasaysayan. Ito yung pagdating ni Jesus sa sanlibutan at sa sangkatauhan, ang atin pong Panginoon at tagapagligtas. Nawa nga po ay handang-handa tayo sa ating pagdiriwang na ito. Sa kabila po ng pandemyang ating kinakaharap ngayon at sa iba't ibang mga kalamidad na dumating sa bawat mga bayan at sa kabi-kabila ang mga hamon at pagsubok, ay magdiwang po tayo ng mayroong kagalakan at punong-puno ng pag-asa. Ang atin pong refleksyon sa umagang ito, mga kapatid, ay pinamagatan kong Be a Bearer of Joy and Hope. Hango po ito sa ating batayang teksto mula sa Ebanghelyo ni Apostol Lucas, Kabanata 1, mga talata 39 hanggang 45. Ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya'y napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka sapagkat sumasampalataya kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang pagkakatawang tao po ni Kristo ay sa pamamagitan ni Maria. Siya ay kinasangkapan ng Diyos upang maisila ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Ang ipinahayag ni Anghel Gabriel patungkol sa pagdadalang tao niya ay isang mystery at hindi kayang unawain ng karaniwan at payak lamang na pag-iisip o ng isang ordinaryong tao lamang. Bagaman si Maria ay isang ordinaryong tao lamang, lubusan naman siyang nagpasakop sa kalooban at plano ng Diyos at nagtiwala siya. Tinanggap niya ng maluwag sa kanyang kalooban ang karangalan at maaring kasiraan na idudulot ng pagiging ina niya sa banal na anak. Dahil ang kultura po sa kanila ay kapag ka nakagawa ka ng hindi mabuti, talagang ikaw ay tinitingnan na isang marumi, lalo na kapag babae. At dahil sa natanggap ni Maria na balita sa kanya ng anghel, dinalaw din siya niya sa Elizabeth na nagdadalang tao. Pagdating niya sa bahay, binati niya sa Elizabeth. Gumalaw ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth at napuspos siya ng Espiritu Santo. Isa pong hindi may paliwanag na kaligayahan ang nadarama niya at buong galak na sinabi ni Elizabeth kay Maria, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Ang hindi po may paliwanag na kaligayahan ay matatawag na banal na kaligayahan. At ito po ang dala ni Maria sa pagdalaw niya sa kanyang pinsan na si Elizabeth. So nagalak siya, may kaligayahan siya at ang kanyang dinalaw na si Elizabeth ay mayroon ding kaligayahan at kagalakan noong marinig niya ang pagbati ni Maria sa kanya. Dahil pati ang sanggol na nasa sinapupunan ni Elizabeth ay gumalaw sa tuwa o galak nang madama ang presensya ng Panginoon na nasa sinapupunan ni Maria. Si Maria ay tinawag na pinagpala dahil pinili niya ang tama at mabuti. Naniwala siya sa mensahe ng anghel sa kanya. Nanalig at nagtiwala siya na matutupad ang pinasabi sa kanya ng Panginoon at sa kapangyarihan ng Diyos at sumang-ayon siya sa plano ng Diyos. Sa verse 45 po, binanggit uli ang salitang mapalad. Ginamit po dito ang salitang makaria, meaning mapalad. At ito po'y tinutukoy din sa the Beatitudes sa Matthew chapter 5 verses 1 to 12. Nangangahulugan din po ito na dala-dala sa kanyang sinapupunan ang darating na tagapagdala ng kapayapaan sa mga kaguluhan, pag-asa para sa mga nanlulupaypay at nawawalan ng pag-asa, katarungan para sa mga api o inaapi, pag-ibig para sa mga itinatakwil at kaligtasan para sa lahat.
ang pagtugon po ni Maria sa plano ng Diyos ay isang kagalakan para sa kanya. At kagalakan din po kay Elizabeth. Sinabing mapalad si Maria pagkat ang simbolo ng sanggol na nasa sinapupunan niya ay buhay at pag-asa. Ibig sabihin po may bukas na hinaharap ang bayan ng Diyos. Ang bayang malaon ng nasa kadiliman ay makasisilay ng liwanag. Hindi nalalakad sa kadiliman kailanman, kundi lalakad sa kaliwanagan. Kung si Maria ay matatawag po na tagapagdala ng kagalakan at pag-asa, dahil nasa kanyang sinapupunan ang Panginoong Jesus, tayo po sa ating kapanahunan ay maaari rin tayong maging tagapagdala ng kagalakan at pag-asa para sa iba. Sa mga taong nakakatagpo natin sa bawat araw, sa ating mga tahanan, sa ating mga trabaho, o kung saan man tayo dinala ng Panginoon na maaari makapaglingkod at tayo ay nakapagdala ng galak at pag-asa sa iba. Nasain nawa po natin na tayo ay tagapagdala ng mabuting mensahe sa kapwa at hindi ang pagwasak sa buhay ng iba, ng tahanan at hindi ang pag-aaway-away. Maaring iba't iba ang dating natin sa ating kapwa o sa bawat nakakasalamuhan natin sa araw-araw. Maari ang dating natin sa iba'y tagapagbigay ng kagalakan, kapayapaan, lakas at pag-asa. Ngunit sa iba naman, ang tingin sa atin o dala natin ay disaster ang dating para sa kanila. Magkakaiba man po ang tingin at dating natin sa ating kapwa, higit nawa nating nasain at magpatuloy tayong gumawa ng mabuti at maging tagapagdala ng kagalakan at pag-asa upang masalamin si Jesus sa ating mga buhay at makitang pinapanahanan tayo ng kanyang banal na Espiritu. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Kailan ako naging tunay na magalak sa aking buhay? Kailan kaya ako naging tagapagdala ng kagalakan sa iba? Ano kaya ang dating ko sa mga taong nakakasalamuha ko sa bawat araw? Sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa kapwa mananampalataya, sa katrabaho at sa iba pa. Manalamin po tayo mga kapatid. Tingnan natin ang ating mga sarili hindi sa panlabas na anyo, kundi ang ating kalooban. At sabihin natin, tagapagdala nga ba ako ng kagalakan sa aking kapwa na nalulumbay? Tagapagdala nga ba ako ng pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa? Sa mga nabibigatan sa buhay? Sa mga taong biktima ng kahirapan at kagutuman at kasalatan? At mga nanlulupaypay? Nasain po nawa natin ng ating mga buhay ay buhay na nagbibigay buhay sa iba, lalo na po sa panahon po ng krisis sa kalamidad at ngayon pong panahon ng pandemya. Lalahanin po natin ang binanggit sa isa pong nabasa ko, Christian life is a life of giving and Christian life is a life of service. Napakarami pong kaguluhan sa ating kapaligiran. Napakaraming kasama ang nagaganap. Marami na ang mga taong nawawalan ng lakas at pag-asa dahil sa iba't ibang hamon sa buhay na nakapanlulumo. Sa halip na tayo po'y makiayon sa masasamang nagaganap sa ating maliliit na komunidad at grupo, higit nawa nating nasain na maging tagapagdala ng mabuting balita ng ating Panginoon para sa iba. Marami tayong pwedeng gawing pamamaraan upang may sakatuparan ito at upang maging kabahagi tayo sa plano ng Diyos sa kanyang buong sangnilikha. Ang kapwa natin na magkakaroon po ng pag-asa kung tayo po ay magbibigay ng kagalakan sa kanila. At sila din, kapag nagkaroon sila ng pag-asa, ay magnanais na maging magalak sila at masaya sa kanilang mga buhay. May karangyaan man o kasalatan sa buhay. Dalhin po natin si Kristo sa iba, ipahayag natin si Kristo sa iba, upang ang bawat isa ay magtaglay ng kagalakan at pag-asa, hindi lamang po ngayong Kapaskuhan, kundi sa bawat araw ng buhay. Ika nga, nawatulad tayo ni Maria na matatawag ding mapalad upang maging tagapagdala ng pagpapala rin sa iba. Be blessed and be a blessing to others. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid, sa inyong pakikinig at laging pagsubaybay sa Tinapay ng Buhay. Binabati ko po kayong lahat ng maligayang Pasko at nawang hatid ng Panginoon na pag-asa, kapayapaan, pag-ibig ang sumainyo pong lahat. Ang pag-iingat, pagsubaybay at pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon ang sumainyo pong lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Hanggang sa muli po. Bye-bye!